So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. So patuloy tayo sa ating part 115 sa ating Friendly Youth Advice 2022 to 2019. Hanggang forever. Then pag-usapan natin yung ibang topic naman. Okay? So okay guys, pag-usapan natin ha, ganun pa rin yung setting natin. Okay? So pag-usapan natin ngayon yung anong topic ay ano paghahanda or preparation before or during marriage or pag-asawa, marriage life. Okay? So sa akin talaga iba yung idealistic, iba yung idea ko, yung style ko. Talaga, oh, dito may example ako sa inyo. Meron akong book na ito sa Wordlinks to, ito. Makikita niyo to sa National Bookstore, depende sa store. Sa Luzon makita to. Discover and Keep True Love. Oh, Discover. Sa Wordlinks ang ano niya, author Jenny King. Okay? At saka yung how to make anyone fall in love with you. Si Leon Hounds. Basta may mga author na ganun, basta interesting topic. So ako ngayon, so may nagtatanong sa akin, ano ba talaga ang plano ko, magjojowa na agad or ganito? Hindi naman ako nagmamadali, hindi naman to racing, sabi ng ate ko. Lotto talaga ang target ko. Yung mga bagay kasi, yung mga financial. Lottery ang girlfriend ko sa ngayon. Eh Joe, malaking kalokohan talaga, sabi nila. Ang sabi nila, imposible yan, kalokohan, impossible, mission impossible, hindi daw katotohanan, imposible. O yun ang mga opinion nyo, mga ideas nyo. So yun naman ang yung masasabi nyo, mga ideas nyo. Kasi yung sabi naman, kayo, mobile games lang kayo diyan, di ba? Ano yan dyan, mga sikat yung mga laro dyan. Ako, ibang yung style ko, iba yung trip ko. Si-share ko lang ha, kung ano talaga. Okay, so, yung nakarang araw na sumusugat yung paa ko eh. Kala doon nila, diabetes daw, pero hindi naman. Ano lang, yung grape juice lang, once a week lang ako umiinom. Sa ngayon lang, update lang tayo sa ating paa. So, takot na sila. Biro mo, hindi ula nga akong bisyo. Grape juice lang. Iiwas ko na yung buko juice, ano pa, marami pa, mga energy. Mataas mo na na sugar, mga calories. Mga ano, so, yun. Ganito lang ako, kung ano. Ako talaga is adventurous lang talaga ako. Mahilig lang talaga ako sa adventure. Kasi ayaw ko na yung maging simple lang, parang walang ginagawa. Gusto ko yung mga mangarap, big dream. Siyempre, big dream, being responsibilities din ang kailangan din dyan. Okay, so update natin, paano natin, ano ba talaga ang preparation or during? Ganda na. Siyempre, kailangan muna yung mag-find. So, bago muna mag-asawa dyan, maghanap ng mga ka-relationship. Maghanap muna kayo ng yung best friend nyo. Yung best friend nyo, yung maghanap kayo ng true love muna. Establishment ba? Yun. Kasi, yun kasi yung iti-check mo eh. Hindi kasi yung pagkikita mo ngayon is kayo na. Hindi pa natin masasabi yan. It's a lot of trial and error. Siyempre, in short, di talaga madali yan. It's so lots of process. So una muna, bago ka muna mag-busy dyan sa relationship, maghanap mag-jowa, importante yung pag-aaral, yung pag-iipon, at saka pag-inegosyo muna. Yun ang pinaka-importante na establishment. Siyempre, kailangan talagang may kurso dyan, hanap buhay. Kung darating yan, si the right one na yan, ay handang-handa ka na. Training ba? Army training. Diba? Bago ka muna bakbakan doon, establish muna yung sarili natin na maayos ito. Yung buhay natin, yung sarili mo. Huwag man tayo mag-umasa masyado sa mga magulang. Hindi naman ibig sabihin na independent ka na. Siyempre, hindi natin alam ang future eh, yung mga times. Ako talaga, hindi man talaga ako na insecure na may jowa sila, sweet-sweet nila. Pero talaga, yan ang hinahabol ko.
Anong hinahabol ang mga babae? Yun ang mga hinahabol ko. Ang alam ko naman. Ang hinahabol talaga ng babae, pera talaga. Money ba? Dollar sign sa mata. Yung parang sa cash in. Di ba alam ko, yun ang gusto ng babae. Tanong ko, sino bang babae ngayon na walang gustong pera? Ikaw lang, di ba? Libog lang kayo, wala lang. Ano bang kakainin natin? Saan bang pagbayad natin ng tubig? Kuryente, oh. Wala kang pera, hiwalayan ka rin ng babae. Siyempre, hindi madali ang may pera, oy. Yung maghanap ng pera, akala ninyo madali yan? Ako, lalo na pag-asawa wala kang pera. Ang pag-asawa is mahirap na yan. Ang paghanap ng pera, mahirap yan. Pag-aaral, naghirap yan. So, hindi naman tayo naglilikramo dito. Daanan mo muna to. Huwag muna diretso sa relationship agad. Dadaanan mo yung basic mga, ano ba, yung mga highway, mga step by step ba, yung level niya. Huwag mong talunan agad. Kasi nakita mo si Nadine Lustre, yung mga love team sa TV, sa cellphone, social media, sikat-sikat ang mga barkada mo, kaibigan mo. Kasi para mainganyo ka, kasi nakita mo silang may relationship na sila. Sabihin ko, ah, may edad na ako eh, kaya dapat kailangan na yung jowa na rin ako. Ganito. Ang tanong dito is yung capacity. At capacity ng tao, kung ano ba talaga makakaya mo or magagawa mo. Diba? Hindi yan sa edad, hindi yan dahil sa kaibigan mo, hindi yan dahil sa ano mo. Siyempre, background din yung school dyan at saka yung money, business. Kasi kung ipon lang yung naipon mo, wala din. Business talaga na, umi-income na effective na talagang kumikita ka. Siyempre, ibang paraan eh. Nagluluto ang iba, nagbi-business, ang iba, nagpo-forex, nag-stock market. Maraming paraan. Siyempre, billionaires yun eh. Para tayong nangiisda dito sa buhay na ito. Siyempre ganun yan, hinahanap mo na yung pera kung saan yan ang galing na yan. Wala naman sigurong relationship o mag-jowa na wala kang pera, wala kang gagastusin, imposible. Yung bata, yung saan sa mga anak, yung diaper nyo, yung gatas ng bata nyo. Diba, saan kayo titira? Ang tubig, ang pagkain, ang bayarin, kuryente at tubig, consistent yan. At saka yung tubig, kuryente, at saka yung upa ng bahay nyo o rent. O bibili ka ng bahay, kung meron namang bahay, maintenance, saka tax. O siyempre, sahod mo, di ba? Kunti-kunti lang. Ang maganda talaga, ang ma-advise natin yung mga stock market, mga business, bata pa talaga, yun talagang pinakamagandang advice magsimula. Kasi kung mga 20s na, 25, 30s ka na magsimula, medyo malaki-laki din yung iipunin mo. Nag-aaral na rin sa forex. Di ba? Mas maganda tong i-search talaga natin to. Diba? Kasi instead, bibili mo ng mga maganda na sobrang daming gamit na maganda, gamit, cellphone, mga sasakyan. Hindi ka naman mayaman, diba? So, kasi iba-iba kasi yung mindset ng tao. Eh, ako, kailangan na magsaya eh. What if ang iyong asawa at anak nagkakasakit? Oh, sampo lang. Eh, alam mo ba, sino bang taong hindi nagkakasakit ngayon? Eh, sabihin mo daw eh. Sige, ang kinakain mo. Siyempre, parang ako nga noon eh, deficit nga sweldo eh, 12 to 15 kilo. Deficit nga ako lang sarili ko eh. Sahod, yung bilihin. Mahal ang bilihin. Inflation, sobrang taas ng mga bilihin. Siyempre, sweldo mo, kunti lang baba. Yung trabaho mo, kunti ka lang, sapat lang na makakain ka. Marami talaga akong tinatanong na, kahit single na ako para sa aking mga status, nahirapan nga yung may trabaho. Yeah, ang iba talaga na, may pamilya na, hindi pa nakapag-ipon. May bisyo pa. Oh, may anak na. Oh, may bayarin na. May responsibilities na. Mahirapan talaga magsimula ng negosyo. Kasi walang nayayaman sa pagkatrabaho. Yung mayaman lang tao sa negosyo. Ano bang klaseng negosyo yan? Mga stock market, forex, yung mga ganun. Forex. Forex, basta i-search nyo na lang po ano pong forex. Basta yan ang mga negosyo ng mga bangko. Saan sila kumikita? Yung mga corporation, mga big businesses, diyan sila lalong yung mayaman. So, malaking pera din ang kapital diyan. Kasi ang naisip ko, yun talaga mga paghahanda. Kailangan din ng, before ka mag-asawa, doktor yung isip mo. Marunong ka mag-check sa kalusugan mo.
maid ka rin minsan, maglinis-linis ng bahay. Hindi naman daw na maglilinis ng bahay o discouragement. Importante talaga yan, ka-hygiene, kalinisan. Katapos, businessman ka. Siyempre, paano ka maghanap buhay? Yun ang, hindi naman pwede sa kama lang kayo, wala kang hanap buhay, di ba? Wala kayong kakainin. Walang tubig na iinumin. Bayarin lahat yan. Di ba? Plus, ang tumatakbo dyan, yung simbahan nyo, yung tithes nyo. Siyempre, kailangan yan. So, kailangan mo ring economic yung utak mo. Paano mag-budget ng pera, di ba? Mag-control sa mga self-control. So, maraming being may pamilya at saka anak, asawa, multi-talented ka talaga. Ikaw ang pinakamatalino, super intelligent. Kung hindi mo to maayos, siyempre, disaster talaga ang mangyayari dyan. It's a big responsibility. Masaya ka nga ngayon, may kasama ka, magkausap ka. Okay lang yun, nakasundo muna. Pero, hindi talaga madali yun ang trabaho. Hindi din talaga kadali yung pera na maipon yan. Siyempre, malaki ang gastusin talaga. Sobra. Hindi naman ako tumatakot. Siyempre, chile-check lang natin. May timing talaga ang lahat. Hindi kasi lahat, mabigla-bigla ang lahat talaga. I-expect ka na ganito lang sweldo mo. Kailangan ka mangungutang para makasimula ka ng negosyo. Siyempre, ang negosyo, doon ka rin din sa negosyo mo kumukuha ng pangailangan mo sa pagkain mo, sa bayarin mo, sa tubig. Wala ka nang marol sa negosyo mo. So, nangutang ka. Maganda talaga, nagsimula ka sa negosyo, wala kang utang. Sa iyo talagang pera at pinag-aralan mo araw-araw. Pinapractice mo, live by action. Kasi, sige, mag-asawa muna ako bago ako magtrabaho. Mag-aral muna. Kasi para may inspiration ako. Siyempre, ang kailangan ng bata is lagi yan nangangailangan kaagad, instantly. Wala ka na ipon o nandyan na siya. Siyempre, ubos na yung pera mo. So, wala ka ng negosyo. So, siyempre, nagbunot-bunat ka sa trabaho. Grabe mo yung sipag mo, effort sa trabaho mo. So, wala ka na. Back to zero ka lang. Empleyado ka lang. Hindi ka yayaman talaga sa trabahante. In short, hindi siya talaga ganun kadali. It's super hard, super sacrifice, super effort talaga. Yung iba gusto nila ngayon na agad, ura-ura, ngayon ka agad. Sige na, jowa na tayo agad, tirahin mo na ako, mag-bibi na tayo agad, sige, magrenta na tayo agad. Hindi mo pinaplano yung future, lalo na yung mga may bisyo. Ako, ganun ang mga mindset na mamadali lagi, na hindi pinag-aralan yung action. Talagang mawala talaga ang pera. Mahirapan talaga. Okay? Kahit anong sipag mo, siyempre, ang iba, red horse na lang, di ba? Mga alak, sigurilyo, may mga bisyo pang ang iba, di ba? May ibang drugs para pang-relax lang daw sa isip. Alam nyo, hindi talaga racing yan. Ako, may kulang talaga ako. Hindi lang talaga ganun kadali talaga. Ganun expectation. Baka kurinta na, wala ka ng asawa. Ako, hindi ako nag-iisip ng ganun. Yung mga sinasabi ko ngayon na ganyan, yung mga negative, hindi ko sinasabi yan. Positive lang talaga ako lagi kasi habang bata pa, advantage talaga yan. Siyempre, si-check mo yung mga habits, yung mga ugali na nakakaayos sa'yo. So, bali, isang magulang, kailangan mong doktor ka. Siyempre, kasi kung hindi ka marunong mag-lista ng mga gamot sa anak mo, bata, lagi ka babalik-balik sa ospital, ubos talaga ang pera mo. Minsan, kung magkamali ka pa, mamatay panganak mo. Ganun nakahirap yan. Siyempre, ikaw mismo, kung hindi ka maingat sa health mo, may bisyo ka pa din, hindi kumakain ng tamang pagkain, walang balanse. Marami namatay ng kajowa na health concern. Marami talagang obstacle. Pero, kailangan mo talagang may kaalaman dyan. Hindi pwede wala kang gagawin. Kilig-kilig lang, kilig-kilig. Multi-talent talaga yan. Talentadong Pinoy yan, hindi tarantadong Pinoy, ha? Talentadong Pinoy. Magaling, super, the best. Talaga yan, para mga ranger ba, mga dalo na bagsik. Bagsik yan, hindi talaga yan, simpleng bakbakan yan. Kung sa boxing pa, manipak yung kalaban mo. Ganon, matindi yung laban na yan. So, like, subscribe, comment, share. Ang pag-asawa ay pagandaan talaga yan. Hindi talaga yan isang laro lang. Okay? Yun ang idea ko, pag-usapan natin mamaya or bukas. So, thank you so much po.